YM channel. Okay, let's tackle another topic for direct assault, no? Ano po ba ang direct assault ulit? Ang direct assault po essentially, pag ang isang person in authority or ang isang agent of a person in authority inatake ng isang offender. Ano po ang examples ulit ng persons in authority? Mayor, vice mayor, saka barangay captain. Persons in authority po yan. So pag ang isang kapitan inatake habang ang kapitan inigtatrabaho, direct assault po yan. Agent of a person in authority, examples po, police at saka barangay tanod, yung mga yan. Yan po ang mga examples ng persons in authority at saka agents of a person in authority. O ngayon, attorney, hindi po ba pag pinatay ang isang mayor, pinatay ang isang kapitan, hindi po ba may homicide din na crime? Sabi niya may direct assault. Tama naman, may direct assault, no? Paano naman po ngayon yung killing aspect? So dapat, mayroon pang isang crime, di ba? Diyan po papasok yung tinatawag nating complex crimes. So ano po ba ang complex crimes? Pag na po nating pahirapin, essentially po ang isang complex crime, nangyayari po yan kapag dalawang crimes ang nakomit ng offender pero isa lang po ang magiging penalty imposed sa kanya. Okay? Dalawa ang crimes na nakomit pero isa lang ang magiging penalty na imposed sa kanya. Bakit po ganun? Ang usual po example ng complex crimes, ito po yung tinatawag na compound crime. So ano po ba yung compound crime, no? Another terminology na laman. Pasimplehin na lang natin. That happens if a single act constitutes two or more grave or less grave felonies. So ano po ibig sabihin nun? In Tagalog, isang act, marami siyang nakomit na krimen. Example, isang bala tumama sa dalawang tao, namatay yung dalawang tao. Dalawang crimes yan, di ba? Dalawang homicide yan. Pero dahil single act lang po yung nakomit ng offender, ang tawag po dyan, complex crime. So isa lang po yung mai-impose na penalty dun sa offender. So dito po sa scenario natin, ibalik natin. Di po ba, pag pinatay ang isang mayor, may direct assault kasi inatake ng tao yung person in authority. Tama naman. Pero dapat may homicide din, di ba? Tama rin po kayo. So paano po ang magiging mga scenarios kapag pinatay ang isang mayor, pinatay ang isang police? Okay, so may anim na scenarios po, no? Kapag nagkaroon ng direct assault laban sa isang mayor, laban sa isang police, ano-ano po yung mga scenarios na to? Unang-una, napatay ang mayor. Pangalawa, napatay ang police. Pangatlo, nagkaroon ng serious physical injuries or less serious physical injuries ang isang mayor. Pang-apat, nagkaroon ng serious physical injuries or less serious physical injuries ang isang police. At last two, nagkaroon ng slight physical injuries ang isang mayor at nagkaroon ng slight physical injuries ang isang police. Okay, simulan po natin sa taas. Pag po napatay ang isang mayor, ang crime po dyan, complex crime of homicide and direct assault. Paano naman po pag napatay ang isang police? Complex crime of direct assault and homicide din. Paano po pag serious physical or less serious physical ng isang mayor? Ang sagot po dyan, complex crime of direct assault and serious physical injuries or complex crime of direct assault and less serious physical injuries. Tapos lastly, pag nagkaroon ng serious physical injuries or less serious ang isang police, ganun din po ang magiging sagot. Attorney, bakit po ganun ang sagot natin? Kasi po ang homicide, grave felony po yan. Ngayon, yung direct assault, less grave felony. Okay? Now, yun naman pong serious physical at saka less serious physical. Papasok po yan sa less grave felonies. So, ulitin po natin, paano nagkaaroon ng complex crimes? Nagkaaroon po ng complex crimes kapag a single act constitutes two or more grave or less grave felonies. So, pasok po, di ba? Grave yung homicide, less grave yung serious physical injuries, less serious physical injuries, at saka direct assault. Ngayon, attorney, dun tayo sa panglima, saka sa pang-anim na scenarios. Paano naman kapag slight physical injuries? Iba yan. Ang slight physical injuries po, light felony ang tawag dyan. Hindi siya grave, hindi siya less grave felony. So, hindi po siya papasok dun sa definition sa complex crime. Kasi dapat, two or more grave or less grave felony. So, ano naman po ang magiging crime ngayon? Sabihin natin, slight physical injuries lang ang nakomit laban sa mayor. Ang sagot po dyan, separate crimes. One count of direct assault, one count of slight physical injuries.
Paano naman po ngayon pag nagkaroon ng slight physical injury sa isang pulis? Ang sagot po dyan, iba din. Absorb po yung slight physical injuries. So pag po nagkaroon ng slight physical injuries ang isang pulis, ang sagot dyan, one count of direct assault lang. Bakit po ganun? Kasi po, ang pulis, di ba, line of work niya, syempre, may combat, di ba? Mayroong assault talagang nangyayari kasi nanguhuli siya ng kriminal. So dapat po, ang slight physical injury is part of the job. Kaya po siya, ina-absorb siya ng direct assault. Meanwhile, ang mayor, hindi naman niya line of work yung nasasaktan siya. That's why separate crimes po kapag mayor, kapag kapitan. Pero kapag police, kagawad, absorb po yan. Okay, so yun po yung mga scenarios na dapat nating itakil. Tandaan nyo po, sa anim na yun, apat ang complex crimes. Okay, yung last two, isang separate at saka isang absorb.